guys, dito tayo sa Sec Moto Supply. Amas kuya, amas. Ito tayo na amas kay kuya. Sa Sec Moto Supply. Main branch at avenue. So let's go. Tayo sa loob. So ito guys, nakuha na natin. Nahiram na natin pala. Ito na yung ZX4R, grabe. Ito maganda rito eh, 4RR. Yan siya RR kasi yan, nakashowa siya na fully adjustable na tension and compression and preload. So fully adjustable na to guys. Alright, first look ZX4RR. So ito na guys yung Ninja ZX4RR 2023, pinakabagong Ninja from Kawasaki. So makikipicture daw si kuya. And sige. So right now naka stock 5 pa yan. So initial impression ko sa kanya, yung chassis and fairings niya pares na pares kay 25R. Lumapad na yung mags niya. Tsaka bumigat eh. Pag tula ko, ramdam ko na kagad na mabigat siya eh. Yung mags niya lumapad na oh. Ang ganda ng bagong colorway nung KRT. So dito nakalagay 4R. Yung malalaman yun eh. ZX4RR. So testingin na natin guys. Subukan naman natin. So ang ganda ng exhaust niya parang ZX6R. Pero ang ganda na pag tinanggal mo to, ayun o, mayroon ng clamp dito. Pag tinanggal mo siya, wala na siyang katalitikan dito na built in eh. So pwede na kagad mag open pipe, mag straight pipe. So first start natin. Yung showa niya, adjustable na rin yung preload oh, sa front. Start, first start. Yun. Usual Kawasaki na TFT. Tahimik. Seat height niya parang same lang sa 625R. Man, malambot yung clutch. Ang smooth ng makina. You know, may torque. May torque siya, hindi siya kagaya ng 25R na medyo kulang sa torque yung acceleration. Ginawa ko, nagpalit ako dun ng sprocket para lumakas yung acceleration. Uy, malakas yun. Sarap gamitin guys. So dito natin malalaman kung worth it ba na bumili tayo nito. So shoutout muna sa Sec Moto Supply, pinahiram nila tayo. So bike to ni Sec Moto Supply. So gusto ko yung clutch, lambot eh. Mas naririnig ko pa yung intake eh, yung ram air intake dito sa harapan. Oh. Sobrang tahimik. Eh, nakagandahan dito. May auto blip. Oh, auto blip with quick shifter auto blip. Ay no, makikipag-arera. Meron 'yo. May sipa na siya sa arangkada, kaya ang ganda na. Oh, siguro mag-enjoy tayo rito pag na-unleash the beast natin to. Pag nawala na yung muffler. Kasi mga ganitong motor, nakakatawa rito guys. Kailangan mo sagarin para ma-maintain mo yung RPM. And syempre mag-side mirror tayo para nakikita natin yung likod. Okay. Lakas.
itong Ninja ZX4RR, guys. Ma-appreciate mo talaga to. Kung lover ka talaga ng sport bike, mahilig ka sa racetrack or twisties, banking-banking, yan. Ma-appreciate mo siya. Kasi sa banking-banking, sa twisties, sa circuit, sa racetrack, di naman yan puro top speed eh. It's all about skills. Magtataka ka nga eh. Kahit naka-R1, kung di naman ganun kagaling, kayang sibakin ng naka-R3 lang. Parang ganun yung nangyari sa akin eh. Diba? Ano ba ang motor ko nun? ZX10R. Tsaka nag-MT10 ako. Kasi na-overtaken lang ako ng babaeng naka-R3 na sanay sa racetrack. So ganun lang talaga yun. Mas ma-appreciate mo to kung mahilig ka sa sport bikes. Parang wala na halos bibili ng ZX25R. Kasi yung ako, kasi yung presyo niya 410. Kung ako meron akong 410, tapos meron nang nilabas na ZX4RR. Worth it yung upgrades eh. Mas maganda yung suspension, fully adjustable na. Which is hindi pa adjustable. Preload lang ang na-adjust dun sa 25R. Lumaki yung engine, nagkaroon ng TFT display, nagkaroon ng ng fully adjustable na Showa rear shock. And pati yung front suspension ni 25R hindi pa adjustable, ito preload adjustable na. Kaya halos sa dami na upgrade for only magkano? 89K? Diba? Mapaisip ka eh. Tapos naka dual caliper. Sobrang reasonably priced. Kasi kung gagastos mo yung 25R ng mga upgrade para lang lumakas at lumakas yung preno, suspension, I think kukulangin yung 89K. Tapos hindi mo pa marireach yung power nito. Kasi kailangan mo na mag-bore up, kailangan mo na maglaki ng makina. Redline niya nasa 16,000 RPM. So bumagal ng konti, bumaba ng konti yung redline. Pero screamer pa rin, 16,000 RPM. So dati 17,000. Bumaba ng 1,000. Lalabas pa yung power nito guys pag napalitan ng muffler kasi nakasakal eh. Saka nakasakal ng catalytic eh. Ang suspension, ang ganda ng Showa fully adjustable suspension. Screamer.
So ito guys, yung first look and sound check. 16,000 RPM. Ganda rin ang tunog pala. Ganda rin guys. Testing natin to ng ano, SE project. Okay, pwede lagay dito. Sige guys, pangan nyo. Pangan nyo gagawin natin dito.